Madalas po pagka tayo ay parang naaapi o kawawa, we like to take revenge. Gusto natin maghiganti, pero ano nga ba ang pinakamabisang paraan to take revenge against our enemies? At yan ang ating susuriin, lalo na sa sandaling ito. Salamat Panginoon dahil binibigyan niyo kami ng pagkakataon na umawit sa inyo, magdala ng aming mga handog, papuri, pasalamat, at humingi ng pagtuturo mula sa inyo. At yan po ang nais aming hingin ngayon, turuan niyo po kami. Nang ituturo niyo sa amin ay magpapaluwag sa aming loob, magpapaunlad sa aming buhay, at lalong magpapalapit sa amin sa inyo. Be our speaker, Father, teach us how to take the best revenge against our enemies. Lead us, teach us, and we pray, Father, that those who might still be on the way may be blessed by you and protected from the elements. Lead us. Let your peace reign in our hearts, heal our emotional diseases, and strengthen our bodies as we ponder your teachings. Thank you, Father. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. The best revenge against your enemies. What enemies do to you could be very distressing. Enemies harm you. Minsan may mga enemies na walang ginagawa kundi talagang magplano kung paano sisirain ang kanilang perceived or real enemies. Enemies harm you. Enemies stand in your way. Kung pwede nilang bagalan ang progreso mo, kung pwede nilang pigilin yun, kung pwede nilang harangan na yung mga promotion, at kung pwede lang nilang pigilin ang blessing patungo sa iyo mula sa langit, gagawin nila yun. Enemies uglify your world. You don't want enemies. Meanwhile, what do friends do to you? Obviously, friends protect you. Kabaligtaran ang enemy. Friends help you and they beautify your world. Sabi nga ng iba, friends multiply our joy and divide our sorrow. So the best revenge against your enemy is to turn him into a friend. Akala nung iba, tagumpay na sila pagka yung kanilang mga kalaban ay nasaktan din nila. Yung gumagawa ng masama, mas nagawa nila ng mas masama. At yung mga nagpapahirap sa kanila, mas napahirapan nila. No. Kasi yung mga enemies natin na ginagawa natin ng masama, lalong lumalakas ang loob na gawan tayo ng additional mischief. Kung nagigilty man sila pag gumagawa sila sa atin ng mali, pagka gumawa na rin tayo ng maraming mali laban sa kanila, nawawala na yung guilt nila. Ang napapalit, puot, galit. Kung sino man ang ginagalit ninyo, you actually empower to harm you. Whoever you cause to be angry at you, actually, you are making them, giving them good reasons to really be bad to you. So, the best revenge is to turn an enemy into a friend. How do you do that? How to turn enemies into friends? So, the obvious teaching is don't take revenge yourself. Remember that God is God of justice. Walang nakakalampas sa pansin ng Panginoon. Romans 12:19, dear friends, don't try to get even. Let God take revenge. In the scripture, the Lord says, I am the one to take revenge and pay them back. Kahit alam natin kung paano gaganti, may ideya tayo kung paano, don't do it. Kasi pag ginawa na natin yon, yung Diyos na dapat sana kakampi natin kung inaapi tayo, ginagawa ng masama, magiging kalaban natin. Dahil ayaw niya na naghihiganti tayo, at sabi niya, ipaubayan niyo sa akin yan. Ako ang magaling dyan. Why? Because God is God of justice. Siya ang nakakaalam kung anong dapat na parusa sa nagkakamali at kung hanggang kailan dapat parusahan at hanggang kailan dapat ay tigilan na. Kumisan tayo, nadadala na ating damdamin at sumasobra, lumalabis, kaya tuloy mamaya, tayo na yung guilty. Nangyayari ba sa inyong buhay yan? Meron kayo nakaaway, talagang siya yung mali. Pero dahil sa treatment nyo sa kanya, dahil sa masama nyong sinabi, dahil sa inyong galit, mamaya kayo na yung nagsasorry. Kasi mali na rin kayo. At kung mali man siyang nauna, mali naman yung ginawa mo, mali ka na rin. At ikaw yung mas huling mali. Matagal na siyang mali, ikaw yung mas bago. Primacy or recency?
in taking and in doing something wrong. So, do not take revenge. Give to your enemy what he wants, as long as you could. When it will not endanger your life or the life of those who are dependent on you, give them what they want. Most of the time, what enemies want, we don't really need. Matthew 5:41-42, if a soldier forces you to carry his pack 1 mile, carry it 2 miles. When people ask you for something, give it to them. When they want to borrow money, lend it to them. The Lord Jesus Christ speaking. Of course, you have to contextualize this. You are not expected by Jesus to obey this to the point of dying, to a point of depriving yourself of other lovers. This is a general rule of thumb. Nang sinasabi lang ng Panginoon, para nyo ma-minimize o matanggal ang conflict sa buhay, maging mapagparaya na lang kayo. Kaya nyo ibigay, ibigay nyo na. Pero alam nga naman na hinihingi yung asawa nyo, ibigay nyo. Diba? Alam nga naman gustong rapin yung anak mo, ibibigay mo. Hindi ganong uri ng pagbibigay. Kasi iba, exaggerated mag-apply nito, nagdurusa na sila, nahihirapan na sila, sinusunod nila, akala nila, yun ang kalooban ng Diyos. Kailangan mong gamitin ng utak ang pag-apply niyan. Hindi ka naman ipapahamak ni Lord dahil lang gusto niya na peaceful kayo ng kaaway mo. Ang point lang niya, kung kaya mo, katulad yon, yung mga soldiers, meron sila kasing right to demand from citizens, especially of their conquered countries, to carry their pack for them for 1 mile. Duty mo yan pag may mga soldier na naglalakad, nagmamarcha, pag pinagbuhat kanya ng mga daladalahan, syempre, ang dami niyang dala, mga tent, mga gamit. Pag pinagbuhat niyan yung mga usyosero, mga nanonood, obligado ka na buhatin mo yun. Pero may hangganan, 1 mile. A little bit more than 2 kilometers. Hindi ka naman papayagan ng Roman law na sobrang mapalayo sa sarili mong bayan dahil pinagbuhat mo yung sundalo. Pero sabi ni Lord, o kaya mo, di, tanong yung soldier, gusto niyo pa 2 miles? O di, mapapahiya pa siya sa sarili niya. Hindi naman ibig sabihin na ipapaapi ka na. Kumisang kasi sa pag-a-apply natin ng scripture, nawawala sa atin yung common sense. Nagiging masyadong legalistic. Nagiging masyadong word by word ang pagsunod natin na generally, when you take it, wala na siyang sense. Pinapaandar natin yung common sense and godly sense. But what the Lord is really saying here, kung kaya mong pagbigyan, pagbigyan mo na lang para matapos ang gulo. Para matapos ang usapan. Minsan pagod ka na, minemaintain mo yung gusto niyang kunin, eh binigay mo na, di na pahinga ka na. Lalo't di mo naman ikaw mamatay. How else do you turn enemies into friends? Do good to your enemy. Volunteer to do good. Surprise your enemy. Proverbs 25:21-22. If your enemies are hungry, give them something to eat. And if they are thirsty, give them something to drink. This will be the same as piling burning coals on their heads, and the Lord will reward you. Akala nung iba, pagka binigyan mo ng mabuti yung mga kaaway mo, parang sinunog mo na rin yung anit nila dahil sabi, it's piling burning coals on their heads. But according to some researchers into the culture of ancient Israel, wala naman talaga silang posporo nung araw. So ang nangyayari, pagka namatay yung ilawan nila, kailangan pa nilang manghiram sa kapitbahay nila ng pangsindi ng kanilang apoy. At ano yun? Burning coals. So, ay, namatay yung ilaw ko, namatay yung aming lampara. So, pupunta ka sa malayong kapitbahay, bibigyan ka niya ngayon ng burning coals na inilalagay sa para mga palayok na sinusunong ng marami, lalo ng mga babae. So, this is heaping burning coals on people's heads. Ibig sabihin, giving them what they want. Hindi yung pinarusahan mo na ginawang bibingka yung anit nila. Hindi ganon yung reading dyan. But in any case, why give food to your enemy? Why give them a drink? Because kindness disarms people. Pag gumawa ka ng kabutihan, lalo yung hindi inaasahan, biglang-biglang nawawalan siya ng lakas ng loob na gawa ka ng masama. Pero may balak na siyang gawa ka ng masama, tapos gumawa ka rin ng masama, lalong lalakas ang loob niya na gawa ka ng hindi mabuti. Mawawala na sa kanya yung konsyensya lalo.
makikipagunahan siya sa iyo sa paggawa ng masama para ma-preserve niya yung buhay niya. At hindi lang yon, pagka ginawan mo ng mabuti ang iyong kaaway, may reward ka pa from the Lord. Isang reward, you feel good. Wala kang guilt. And the Lord knows how to repay those who are obedient. How else do you turn your enemies into friends? And by now, naglalaro na siguro sa inyong guni-guni kung sino-sino i-consider nyo ngayon na enemy. Sino yun? Matthew 5:43-44 tells us, love your enemy. You have to love your enemy. You have heard people say, love your neighbors and hate your enemies. But I tell you to love your enemies and pray for anyone who mistreats you. Love my enemy. Paano yun? Love can be emotional, and that is hard to do. It's hard to apply to your enemy. There's also another meaning of love, is to just stop doing bad to somebody or to be committed to his well-being even without the emotional involvement. That is doable, more doable. But even if, and especially if you're able to love your enemy emotionally, who benefits? You benefit because people who love feel good. People who hate feel bad. At kadalasan nga, sinasabi natin yung hatred, para yung asido, meron kang object, pero saan nakatago yung asido? Sa puso mo. Sinong unang nasusunog ng asid na yon? Ikaw. Hatred is like acid. It burns its container more than the one for whom it is being stored. And where do you store anger? In your heart, in your spirit, in your emotion. So you suffer first, even before you're able to make your enemy suffer. Kaya sabi ni Lord, alam nyo, love na lang. What if my enemy doesn't love back? Eh ano? Kailangan ba na mahalin ka rin niya? Pero kung ikaw lang yung nagmamahal o ikaw lang yung committed to the well-being of another person, you feel good. And you feel good about yourself. Therefore, you win whether or not you are loved back. Eh kung minahal ka pa, di lalo na. So, kailangan nakikita natin yun. Ang laking advantage when you love people, because love takes away the wind from your enemy's sails. Kung yung layag niya, napapaandar ng hangin, hangin ng galit, galit niya at galit mo, pero pag inalis mo yung hangin ng galit mo, wala na halos matitirang hangin para yung layag niya umandar laban sa'yo. You really disarm a person by not hating, and especially by loving. And the verse tells us, pray for your enemy. Prayer changes things. Prayer moves the hand of God. Prayer moves people. Kumisan yung enemy, hindi mo kausap. So, alam mo, hindi ko kausap yung biyanan ko eh. Hindi ko kausap yung anak ko. Hindi ko kausap yung asawa mo. Magkalayo kami. Yes, magkalayo ang katawan nyo. Yes, hindi nag-uusap ang mga bibig nyo at tenga at mga utak nyo. Pero ang spirito mo, pwedeng kausapin yung spirito niya. And the spirit transcends the body. The spirit transcends time and space. So kahit nasaan yung kalaban mo ngayon, pwedeng makipag-usap ang spirito mo sa kanya. At yung spirito mo, kung nakikipagkasundo, nakikipagmabutihan sa spirito niya, may mararamdaman siya na hindi niya maipaliwanag na bakit, one, maaaring nababawasan o nawawala yung galit niya sa iyo, o number two, nasisimulan kanyang maunawaan at baka magustuhan ka pa niya bilang isang nilalang. So, yung hindi kayang sabihin ng bibig, physical, yung hindi kayang iparating ng utak, paratingin niyo through the spirit. Maraming nagbabago sa spiritual world at susunod lang ang physical world pag nagbago na yun. Kaya sabi sa Bible, our battle is not against flesh and blood, but it's against principalities, it's against spirits in the air, in the heavenly realms. So imbis dito kayo sa lupa, nakikipagbakbakan, nakakapagod, ang hirap, makipagbakbakan sa higher realm, sa spiritual realm, yung spirit mo. Makipag-usap sa spirit niya, makipagkasundo. Subukan nyo yan. Sabi nga sa Romans 8, you don't know how to pray, but your spirit, the Holy Spirit helps you how to pray. In fact,
the Spirit of God in you, praise to God. Because you don't know what God's will is, but the Spirit of God knows. And the Spirit of God in you knows what the Spirit of God in heaven would like to give you. So when the Spirit of God in you prays in your behalf, it is better. Yun yung tinatawag na praying in the Spirit. Pinapaandar lang kasi natin, lagi yung utak natin, tayo yung nagpe-pray. Siyempre, when we pray with our mind, we only get very limited range. Una, limited yung alam natin. We should pray according to God's will, but does your mind know God's will? Does your mind always know God's will? But your spirit knows the Spirit because your spirit comes from the Spirit of God. Eh kung makikipag-usap ka pa sa ibang tao through satellite, via satellite, via God. Gusto mo sabihin sa asawa mo, magbalik ka na tayo, pero wala kayong communication, sumusa kay Lord, Lord, sabihin nyo naman sa Kanya, magbalik ka na kami. Mahirap ba sa Espiritu ng Diyos na kausapin nyo yung Espiritu ng asawa mo? At mahirap ba sa Espiritu mo na kausapin yung Espiritu ng Diyos? Kaya nga may satellite eh. Pag nag-beam tayo ng mga materials, let's say to the USA, hindi yun makakarating doon kasi nakaliko yung Earth. Hindi naman liliko yung mga waves. So, ipapatamain mo sa satellite at ibibim ng satellite doon sa kabilang part ng mundo, nakakarating doon. And God is our satellite. So, you use satellite when you pray. Pagka meron kang gusto kausapin, mabagbag ang kanyang kalooban, unahin mo sa prayer. Ang dami-dami kasi nating kapangyarihan na available. Limited ang ginagamit natin, yun lang utak. Maraming mararating ang spirito natin, kahit yung katawan natin nandito, nabibihag tayo ng katawan lang. Nalilimutan kasi natin that we are body, mind, and spirit. That we are body, soul, mind, or emotion, and spirit. Limited at saka hindi nade-develop yung spiritual life. So, pray for your enemy. Nothing is impossible with God. And nothing is impossible to those who pray. When you pray, you plug in to the source of power. And you win further when you pray and when you love because a hating and a cursing heart suffers. But a loving and a praying heart enjoys. So, pag nagmahal ka, panalo ka. Diba, nararamdaman nyo yan, ha? Yung mga one-way makipag-ibigan, yung love na love nyo siya, pero hindi niya kayo love. Diba, na-excited naman kayo, sumasaya rin kayo. Dumadaan siya, taklang ang nagsasummersault yung puso nyo, pero he doesn't know you exist. Pero sinong sumaya? Siya o ikaw? Ikaw. So, okay lang magmahal, pero kung hindi kayo mahal, huwag nyo ipilit. Magmahal na lang kayo one-way, pwede rin yun. Sasaya rin kayo. Pero siyempre, iba kong two-way. Pero paano naman kung 10 tao, yung isang tao lang ang gusto nung 10 na yon, siyempre, isa lang yung mapagbibigyan doon. It's good to love. Walang lugi sa umiibig. Nalulugi ka lang kung sinusukat mo ang lahat through money, through time, through effort, through gifts. Nagbibigay ka, hindi ka naman binibigyan. You feel lugi. But when you give to someone you love, and you really feel like giving, kahit hindi ka nung suklian, daig mo pang sinuklian kasi masaya ka. Eh, kung sinuklian ka pa, lalo na. So Matthew 18:15 also gives us another insight. If one of my followers sins against you, go and point out what was wrong. Sabi ni Lord. But do it in private. Just between the two of you. If that person listens, you have won back a follower. So how to turn an enemy into a friend? How to turn even a backsliding brother or sister into another active church member? Do not provoke your enemy to be defensive and offensive. Kung minsan yung kalaban natin, gusto na rin makipagkasundo, napapagod din naman siya eh. Kaya lang, yung ating mga salita, mga arte, mapanghamon. At dahil nahahamon siya, papatunayan niya na siya ay malakas, siya ay makapangyarihan, lalo kanyang lalabanan. But you can ask for almost anything from people when you ask privately, when you ask quietly and humbly, when you do not provoke them to have to be proud to defend themselves. So don't attack. May mga ibang taong katakasan nila, bakit kahit na lang kung saan pumunta, may nang-aaway sa akin.
siguro kaaway-away ka. You provoke people. Baka ang sinasabi mo, nakakainis, nakakagalit. Kaya ang reaksyon ng tao, magalit sa'yo. Remember, when people react to you, you act first. So what is your action that demands that kind of reaction from others? It's important. Do not provoke people to be hard-hearted. Huwag mong ilalagay ang inyong usapan into a public contest na publicly kailangan niya tuloy manalo. So pagka meron kang, minsan sa family, ganyan eh, lalo yung mga born-again Christian, they turn it into a contest kung a-attend sa church nila yung asawa nila o anak nila o whoever. Lagi nilang pinipilit, lagi lang nilang sinisukol, lagi nilang nilang kuno-corner para umattend. Tuloy ayaw nang umattend ng tao dahil pag umattend siya, mukha siya natalo. Don't turn it into a contest. Because when you turn it into a contest, your opponent would like to win. Naturally. So nasa sa style din natin yan. Do not provoke people to be defensive. And there's a very thin line between defense and offense. Pag nang-a-attack ka, people will defend themselves and attack back. So respect your enemy's privacy and discretion. Pag kailangan siyang sumuko, kailangan siyang matalo, do it in a very private ritual or ceremony minus an audience. It will become easier for your opponent to surrender. Pero siyempre, pag may audience, gusto niya, siya yung mukhang panalo. Be gentle with your enemy. Ganyan naman ang style ni Lord eh. So be gentle with your enemy. Proverbs 15:1. A kind answer soothes angry feelings, but harsh words stir them up. Madalas natin yan i-quote. Pag galit na galit ang tao sa'yo, tas ang sagot mo, banayad, malumanay, mababa ang tono, mawawala yung galit niya. At hindi man mawala ang buong buo ang galit niya, mawawala yung kabangisan niya. Because you defang your enemy when you are gentle. But when you are fierce, you threaten your enemy, and your enemy will be forced to show much more force than he's already doing. So galit na galit ang asawa mo, may sinabi sa'yo, ang sagot, malumanay. Meron kang gustong sabihin, bukas na, pag malamig na yung ulo niya, huwag masabayan. Lahat naman ang nag-aaway, nagsabayan kasi. So yung matalinong tao, pag alam mong galit yung kaharap mo, hindi ka na lang ngayon maglalabas ng gusto mong sabihin o ng galit, because for everything there is a season and a time for every matter under heaven. Huwag mapagbigyan mo lang yung katinang dila mo para magsalita, yung silakbo ng yung damdamin, masunod mo, kahit talo ka naman. Ang mahalaga manalo. In a quiet way. Sabi nga ni Mao Zedong, one step backward, then two steps forward. The real winner will not always move forward when it's more prudent to step backward. And when you step backward, it appears that your opponent is winning. Therefore, he will relax. And when he is relaxed, then you can move two steps forward. Timing. So a kind answer. We never condone any form of physical violence against women, especially against wives. Pero marami talaga sa mga nagrereklamong babae na sila'y sinasaktan ng asawa nila kasi kung sumagot sila, pabalang. Mainit ang ulo ng asawa, mainit din ang ulo niya. Hindi ko sinasabi huwag yung initan ang ulo niyo, pero timing. Eh kasi mas malaki yung braso niya. Kailangan gamit yung utak. Di ba? Ang laki-laki niya, lalabanan ninyo. Bakit ka babangga sa pader? Kung pwede mo naman palambutin yung pader na yon ng tenderness, kindness, gentleness, or simply let time pass. Alam niyo ba kung gaano karaming adrenaline ang kailangan ng tao para magalit? Gaano karaming blood chemistry ang kailangan niya maiba para siya magmagawang halimaw at magkaroon ng lakas ng halimaw at mag-isip na parang halimaw? Ang dami nun. Nakakapagod yun. So nobody can stay angry for too long. Dahil maubusan siya ng energy. So hayaan niyong ubusin niya yung energy niya. Nagalit siya.
Pag ubos na, nakapahinga na siya, tsaka nyo ngayon sabihin yung point nyo. And give a kind answer. Pag may sumandal sa'yo at nilabanan mo yung pagsandal niya, maglalabanan kayo. Pag merong tank of war, humila siya, humila ka rin, ang tagal niyong nakatayo, naghihilan kayo, nakakapagod, subukan mong bitawan yung lubid, tutumba siya mag-isa. Kasi hindi mo alam na ang nagpapatayo sa kanya at nananatili siyang nakatayo, yung energy mo. Bitawan mo, tutumba siya. Ganon din yung sobrang matapang, sobrang galit. Bitawan mo lang, tutumba siya mag-isa. But when you expend your energy against his energy, you just energize your opponent. Hindi tayo ipinapatalo ng Bible. Ang talitalino ng mga pinagkalooban niya, mga karunungan na yun na binabasa natin na sinasabing, a kind answer soothes angry feelings. A wise person will answer kindly. Kaya ang pinipili ng mga ambassador, yung mga mahinahon, kasi maigigera mo, dadali mo sa giyera ang iyong bansa kung ang ambassador ay mapusok. Kahinahunan, at the end of the day, wins. Yung sumasabog, nagagalit, nanggagalit, talo yun. How else do you turn your enemies into friends? Defer to your enemy. Magbigay. Magbigay daan. Alam niyo si Herod at si Pilate, king of Israel and yung isa governor of Israel from Rome, may samaan sila ng loob, may hidwaan, magkagalit sila actually. Pero paano nagkasundo? Dahil kay Jesus. Hindi dahil pinagkasundo ng Panginoon, kundi nung dinala si Jesus kay Herod, ipinadala niya kay Pilate. Ipinadala ni Pilate din kay Herod. Parang, oh, ikaw nang bahala, ano bang gusto mong gawin dyan? Yung isa naman, ipinadala rin niya. So, namasage yung ego nila pareho na, pinapahalagahan pala niya ako, pinadala niya sa akin dito itong nakasakdal. In other words, oh, sige, anong tingin mo? Ikaw ang bahala. I surrender this person to you. So, sabi sa Luke 23:12, that same day, Herod and Pilate became friends, even though they had been enemies before this. Dahil nagbigayan. Siyempre, alam naman natin yung pinagbigayan nila, hindi maganda yung trial of the Lord. Pero ang point, sila naging friends dahil nagbigayan. Sa lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, let good, not bad, win. That's why you should not take revenge. Bad siya, nag-revenge ka, di bad ka na rin. Wala ka ng lamang. Pag nagsakdal ka sa Diyos, wala ka na rin yung positive points kasi pareho na lang kayo. Romans 12:21, don't let evil defeat you, but defeat evil with good. Talunin mo ang masama ng kabutihan. Yun ang tunay na tagumpay. So masama ang pakita sa inang biyanan mo, patuloy kang magpakita ng kabutihan. Mananalo rin yun. Dahil mapapagod din ang biyanan mo. At number two, baka meron ka rin kasi hindi kabutihan, hindi mo lang napapansin. So ngayon, sa paggawa mo ng mabuti, you inspire the other person to show the good side. But when you do bad, you inspire the other person to show the bad side. Kung ano ang kilos ng tao sa presence natin, hindi lang siya ang may pananagutan doon. Malaki pananagutan natin doon. Kasi madalas yung ginagawa nila, reaction lang sa atin. Matthew 5:25-26. Before you are dragged into court, make friends with the person who has accused you of doing wrong. If you don't, you will be handed over to the judge and then to the officer who will put you in jail. I promise you that you will not get out until you have paid the last cent you owe. So anong tinuturo ng Panginoon dito, ng Panginoong Jesus? Makipag-areglo. Huwag na lang magmatigas. Lalo na lang mamali ka, makipag-areglo ka na, magpakumbaba. Habang hindi ka pa pinapatawa ng parusa, makipag-areglo ka na sa nagdedemanda sa iyo. So what is the prescription of the Lord? Make friends. It's good to make friends. Proverbs 17:17, a friend loves at all times. You know, an enemy hates at all times. You don't want hatred, you want love. So make friends, especially with enemies.
make friends on time. Alam nyo kung kailan dapat tayo maging mabait, mabuti sa isang tao bago tayo magkaroon ng hidwaan. Kasi pag may hidwaan na at doon ka naging mabuti, isipin niya, you are just trying to make up. Mabuting nauuna yung kabutihan. Kesa nakagawa ka ng mali, tsaka kapag gagawa ng mabuti, minsan nire-reject na eh. So whenever you could, do good. Whenever you have a chance, you have an opportunity, do good to people. You will never know when they could become candidates to become enemies. Then meron ka nang huhugutin na goodwill na noon mo pa ginawa. Make friends on time. Proverbs 17:8, a bribe works miracles like a magic charm that brings good luck. This is just a statement. Ah, hindi minasama yung bribe. Sabi niya, a bribe is like a charm to the giver. Ang sinasabi lang dito, yung karunungan na matatanda, be a gift giver. Siyempre, iba yung mapagregalo. Lumalapit ang loob sa'yo ng sino man. Merong mga sinasabi, bakit po kaya hindi ako ma-accept-accept nung mga parents ng nililigawan ko? Sasagot ko lang, nagre-regalo ka ba? May daladala ka bang buko pay pag dumadalaw ka? Siyempre, pag una mo niligawan yung mga magulang, dapat ganun. Hindi kasi alam na maraming kabataan ngayon yan, ang una mo nililigawan, magulang. Kasi pag ayaw sa'yo ng magulang, the magulang will give you hell. So, kailangan marunong ka manuyo, be a gift giver. Whenever you can, be a gift giver. Maliit man, malaking bagay, iba na yung may tanim. Do not bribe people to make them do bad and destructive things. But yes, bribe people to make them do good and constructive things. Anong masama dun? Kung gusto mo nga pabilis yung ipinapagawa mo o nagdala ka ng buko pay, di binilisan, ayaw mo namang napabilis yung trabaho mo. Pero ang masama yung may huwes, may hukom, guilty ka, magbabribe ka para maging not guilty ang verdict niya. Masama yun. Kasi yung justice, binabaloktot mo na. Pinapagawa mo na yung tao ng masama. Pero yung i-inspirein mo lang siya para gumawa ng mabuti, bumilis ang trabaho, gumanda yung trabaho, bribe! Huwag kayong kuripot. Kung gusto nyong mabilis ang kilos ng makinarya. May bribing na masama, merong hindi. So mga kapatid, pinag-usapan na natin what to do with your enemies. Lalo naman that you should do it with your loved ones, with your friends. Don't take revenge. Asawa mo yan, anak mo yan, kapatid mo yan, magulang mo yan, biyanan mo yan. Don't take revenge. Sa enemy nga, don't take revenge. Yan pa na permanent fixture ng buhay mo. Do good. Love. Do not provoke them to show their bad side. Yung ang enemy, hindi mo pinoprovoke. Yung loved one mo pa. Defer to them. Kung ang enemy, tinuturo ng Bible, pagbigyan, magbigay daan. Lalo naman, sa mahal mo sa buhay, lalo sa nagmamahal sa'yo. If you are told by the Bible to make friends with your enemies, 100 times over, you have to make friends with your family. You have to make friends with those who already are friends. Pag sinunod lang natin yung mga simpleng turo ng Bible, mga kapatid, masyadong mami-minimize sa mga problema natin, mama-maximize yung enjoyment of life. So don't make enemies. And if you have enemies, don't take revenge. Turn them into friends. The wise person does not bite. The wise person does not cause others to bite her or him. But you put a smile on their face. That is a true victory. Panginoon, siyasatin mo po kami kung sa mga kilos, ugali, gawa, pananalita namin, nakakagawa kami ng mga kaaway. Kung may pattern ng buhay namin na laging may naiinis, nagagalit, meron kami hindi nakakasundo, paulit-ulit, pabalik-balik, turuan mo kaming suriin na ang sarili namin sa mga pananagutan namin sa mga pangyayaring ito. Turuan mo kami, Panginoon, kung paano aalisin ang galit ng mga nagagalit sa amin. Kung paano sila, huwag naming salingin to the point that they are threatened and they are challenged. Teach us to be meek, to be diplomatic, to be friendly.
At kung ito naman ay itinuturo mo ang gawin namin sa aming mga kaaway, lalo naman, Panginoon, enable us, give us the wisdom to do more than that to those that we love and to those who love us. Hanapan natin sa Panginoon ang application, ang napakamakapangyarihang katotohanan na ito, that we should turn our enemies into friends. Lord, as we ponder your word, as we sit quietly in your presence, add more applications, open up our minds, clarify your message for each one of us.